Paki-close up nga, Direk. Pasintabi dun sa mga kumakain, ha? Okay, close up. At may kita po, may mga sugat-sugat. Pati sa mata. I'm sure nangangatian siya, iyak ng iyak. Ano po yung sakit niya? Ano pong sabi ng doktor? Sabi po, sir, asthma skin, pero pabalik-balik asthma na lang po. Napacheck niyo na po yun sa doktor. Opo, kusasa na po kami, sir, nakarating. Halos nabaw na nga po ko sa utang, sir, para mapagamot. Meron po kayong binibigay na gamot sa kanya? Ointment? Meron po, ointment. Kaso hindi na po umaano sa kanya. Pumunta po kami ngayon sa derma. Opo. Pero ganun pa rin po, pabalik-balik. Sino pong doktor niya? Ito si Dr. Lourdes Tioolalia. Opo. Itong si Dr. Rina Cruz. Opo, nakita niya na ba? Isa din po siya sa mga naging doctor din daw po ni Baby. Okay. Dr. Rina, magandang hapon. Good afternoon po, Senator. Naging pasyente niyo po pala ito? Kayo palang tumingin dito dati? Naging pasyente po siya sa amin dito po sa National Children's Hospital. Ano pong ibig sabihin ng seborrheic dermatitis, ma'am? Ang seborrheic dermatitis po ay sakit sa balat na maaaring makita mula sa infant o sa mga bata hanggang sa matatanda. Naapektuhan po nito ang ating sebaceous gland o yung organ ng ating katawan na naglalabas ng natural oil. Okay, sa kaso nitong bata, kawawang kawawa, ma'am, buong katawan niya may sugat sa ulo, sa matas, sa kamay, nagtutuklap-tuklap na po yung mga sugat. Anong ibig sabihin po nito, Doc? Ito po ay isang manifestation po ng seborrheic dermatitis. Po ay chronic inflammatory disease, paaring pong makakita ng scaling o crusting na parang dandruff lang o sa kaso po ng ating pasyente na nakikita din po ito sa ibang parte ng katawan o sa buong katawan po. Ito na nga po, nagkaroon ng scaling, oh, tumutuklap-tuklap na yung mga sugat. Opo. Ano pong gamot dito, Doc? Ang gamot po dito ay generally conservative management or self-limiting po kasi itong sakit na to kusang gumagaling. Sa mga ganitong kaso po, nagbibigay po tayo ng mga emollients o pang-moisturize sa balat tulad ng lotion, oil or moisturizer at pinapayuhan po natin na gumamit ng mild soap at lotion. At ating mga pasyente ay pinapayuhan din natin na maging malinis sa katawan upang maiwasan ng infeksyon. Kaso po ng ating pasyente tulad ng kasong malala na seborrheic dermatitis o hindi gumagaling, maaari po silang magpakonsulta sa ating espesyalista tulad ng pediatric dermatologist na available po sa aming institusyon din po. Okay, may reseta po siya dito, March 20 pa, 2024. Ang reseta po, cetirizine syrup, tapos sepedria ba ito? Cetirizine po, ito po ay para maiwasan ang pagkati, para hindi po kamot ng kamot yung pasyente, para hindi po magkasugat at magkaroon po ng infection. So pag nabili po itong cetirizine, tama o ba itong gamot na ito, Doc, na para mapahid sa kanyang skin at inumin ito kasi itong isa ata syrup, tama? Okay ba itong prescription? Yung isa po ay lotion po, para po maging hydrated o moisturized po yung balat ng bata po. So, bibilin ko po itong dalawang gamot ng reseta, makakatulong po ito. Opo, makakatulong po sa bata. At maganda rin po na makapag-follow up po sa espesyalista, sa doktor o maaari naman po sa aming institusyon para po mas masubaybayan po natin yung sakit po ng bata. Okay, bibili po ako ng gamot ngayon and then once nabili ko ito, siguro alam niyo na kung paano apply, ma'am. Ano? Apply. Kailan po siya dapat bumalik dyan sa inyo? Sa lalong madaling panahon po. Pwede po after isang linggo o kung mas nakapansin po ni nanay na mas lumalala po yung sakit, maaari pong dalhin anytime. Ma'am, ngayon po, bibiling ko ito ngayon na. Sa Monday, babalik para sabihin ko anong development. Okay po. Yung po bang paging mainit na panahon, nakalala ba sa sitwasyon? Opo, maaari pong makatigger ang panahon, ang init o ang mga dumi sa katawan. Oo. Oh. Ma'am, sa inyo pa aircon? Parang init po. Stabi lang po kami ng ilog, sir. Oh. Meron namang yung electric pan na yung nagbubuga ng parang malamig. Opo, nilalagyan ng tubig po. Oh, bilang kita ng ganon. Thank you po, sir. Tapos, ma'am, kailan daw malinis yung paligid. Ma'am, nakakahawa ba ito, Doc, yung kanyang sakit ng bata? Hindi po ito nakakahawa, pero kailangan pa rin pong maging maingat. Sige, Doc, ha?
So after sa Monday, babalik namin siya doon. Bibilin ko na po yung gawat ngayon. Bibilang ko sila electric pan. Okay, Doc? Okay po. Makakatulong po yun. Thank you so much, ha, Dr. Rina Cruz, Chief Resident Pediatrician, National Children's Hospital. Maraming salamat po sa inyo dyan, lahat sa NCH. God bless. Maraming po. Salamat din po, Senator. Takbo na kayo ngayon. Bilhin ito lahat ng gamot na ito. And kasama, pag-uwi ni Ma'am, bit-bitin niya ng electric fan, yung malamig. Air cooler po. Air cooler. Okay. Ma'am, itapat niyo sa bata yun, ha? Tapos, meron ba siya maayos na kutsyon? Wala po, sir. O, bilhin ng kutsyon. Kumot. Dapat malinis, Ma'am, ha? So, yung labas namin, sir, medyo maputi. Kaya lagi po kami nakasarado ng bahay. Kaya po siguro. Huwag daw sa dumi, ma'am. Kasasabi ng doktor. Dapat, ma'am, palagi mali sa paligid. Sabi po kasi kami, sir, ng ilog. Nasa mismong ilog po kami nakatira. O, di sarang mong bintana. Tapos, meron ba kuryente? Meron po na. Ikabit lang po, sir. Okay, sige. So, yung electric pa na bibilhin ko, nakatutok kay sa bata. Kasi pag mainit na, gagrabe lalo ang kondisyon. Okay, ma'am, wala kay electric pan. Wala na po, sir. Nasira na po. Bilang kita electric pan. Gusto mo dalawa? Thank you, sir. Isa para sa baby, isa para sa inyong mga asawa. Thank you po, sir. Okay? Dalawang electric pan, bilhin natin. Okay na. Sige, bilhin na yung gamot. Eh, magkano ba yung gano'n? Magkano ba sa tingin nyo ito? Kasi po, sir, nung nakaraan, nang inano ko po, nasa 4K po yung nabayaran ko. 40,000? 4,000. Kulang-kulang 4K po. Isang check-up. 4K? Yung una niya. Sir, meron pa po siyang mga gamot niyan. Yung mga... Ano niyan, malalaki po kasi yan, sir. Nung inano namin, ayaw na po kasi umipik sa kanya, lalo siya nagtitigger na. So ano, bibilin pa daw ito? Meron po ako niyan, sir, doon sa bahay, marami. Meron? Opo. Pero? Ayaw na po gumana sa kanya, lalo pong lumalala na. Ay, huwag mong inumin. Doc! Apa? Itong gamot na binanggit ko sa inyo, ginamit na raw niya sa anak niya, hindi raw tumalab, lalong lumala daw. Paano? Balik ko na lang dyan sa inyo, Doc. Yes, para ma-assess din po namin. Ayun. Eh, bukas ba, Doc? Bukas kayo, Friday, Saturday. Opo, bukas po kami araw-araw po. Ay, salamat. Ang galing talaga ng Children's Hospital. Sige po, Doc. Bukas na lang po. Samahan po namin yan umaga, ha? Opo. At salamat, Doc. Sige po. Salamat din po. Bigyan kita, ma'am, ng ano? 6, 7, 8, 9, 10. O, yan. Bigyan kita ng 10, ma'am, ha? Thank you po, sir. Pag check up niyo dun sa doktor, diretso ka na agad sa butika. Okay, 10,000 po yan. Sir, thank you, okay. Thank you po, sir. Yung electric pan kami nang bahala. Ah, Sharik? Apo, sir. Pagkagaling sa doktor, sa samahan, huwag nang galawin yung 10,000 ni ma'am. Bahala siya dun sa gamot niya and then binita electric pan. Sige po. Tsaka tingnan mo yung paligid kung marumi, ayos-ayos na natin. Apo. Mga kutsyon, bilhin din natin. Thank you po, sir. Sige, ma'am, ha? Ingat po kay ma'am. Thank you po, sir. Maraming salamat po, sir. Yung magamot mo na yan ako. Nakawa na po ko sa anak ko. Nalabasan na ko hihingi ng tulong. Lahat po na utangan ko na. Ano po yung sabi ng nagkakangkong po kayo? Po? Ano po yung nagkakangkong? Namimitas po ng kangkong. Saan po? Binibili po sa amin. Doon lang po sa Floodway. Doon kayo nag-harvest ng kangkong? Opo. Tapos binibenta nyo? Opo. Hindi ko makuha po sa amin, sir. Salamat po, sir. Hindi ko kalahin, sir. Magkano po yung utang nyo? Marami akong utang, sir. Halos namin. Sir, ako lang yung sir. Ako lang po papayad ng sir. Ayos, mapagamat ko lang yung baby ko. Sige, ma'am. For the meantime, kami na pong bahala sa check-up. Patit 10,000. Bili mong gamot. Kami ang bahala sa electric pan. Kutsyon. Opo, sir. At kung nagagatas ba siya? Opo, berberin lang po. Okay, akin pagpigyan natin panggatas. Yan sa 10 para sa gamot. Sige, bilang ko panggatas, ma'am. 1,000 gatas. Ano pa kailangan? Okay na po yan, sir. Ano lang po, sir. Mapagamot siya, maayos, sir. Okay, ito, 1,000 pamasahe. Oh. Hirap na po yung baby ko. Pero libreng pamasahe kasi tayo mag-ano. Sige, ma'am, tanggapin mo yung 2,000 pa. Thank you po, sir. Maraming salamat, sir. Sige, ma'am, bukas ha. Sunduin namin kayo. Opo, sir. Saan ba kayo nakatira dito, ma'am? Sa Floodway po, sir. Saan Floodway, sir, sir. Sa barangay San Juan, Taytay po. Apo, dito po yan, ma'am, no? Sa may... Matasid po.
Tawid ng Pasig po. Opo. O, so sa ngayon, mag-grab na kayo, ma'am, ha? Opo. Tapos bukas sunduin namin kayo. Thank you kahit po, na Sabado, bukas doon po yung ospital, ha? Thank you po, sir. Maraming salamat po sa inyo. Salamat po sa tiwala. Gagaling po yan, ma'am. Tututukan namin, ha? Nakakawan ako sa baby ko, eh. Ma'am, bulsa niyo ng pera, baka mahulog. Bulsa niyo po. Bulsa niyo po. Yan. O, sige, ma'am, ha? Salamat okay po. Na po yan. Thank you po. Maraming salamat po sa inyo po. Opo, ma'am. Ingat po, ma'am. Opo. Sige po, ma'am.